Magandang araw mga kasular at welcome back uli sa ating channel. At ngayong araw ay may i-share na naman ako sa inyo tungkol naman dito sa pag-repair ng speaker. So bago yun ay nagpapasalamat muna tayo sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mayroon po tayong speaker na i-repair. Sabi ng may-ari ay pangit na po ang tunog nito. At kung ididiin natin itong gitna ay talaga namang sayad na yung kanyang Bose coil. So, i-repair natin. So, ito ay bali dalawa na 10-inch speaker at mayroon siyang watts na ayun, 50 watts 8 ohms. So, ang kanyang brand ay Micro. At ito ay may nakasulat na Hi-Fi Whopper. Made in Philippines. So, ayan. So, naging problem nitong isa ay sayad ang kanyang Bose coil. At itong kanyang peeper cone ay malambot na. Ayan, tumutupi na. So, papalitan natin ito. At mayroon tayong binili paper cone nito, same size. So ang bili natin dito is 150 pesos. Ayan, matibay siya. At magpapalit din tayo ng spider damper kasi malambot na yung kanyang spider damper. Ayan, malambot na yung nasa ilalim. At papalitan na rin natin ang cup kasi yung kanyang cup ay malambot na, kumukulubot na. Ayan o. So ito yung ating ipapalit, matibay. So ang isa naman itong cup ay 45 pesos ang isa. So ang naging sira lang naman itong isa ay mayroong siyang konting punit. So nilagyan na lang natin ng dikit kasi good pa naman yung kanyang Bose coil. At saka matigas pa itong kanyang paper cone. So okay pa. So nilagyan lang natin ng dikit. So okay na ulit siya. Pag nilagyan natin ng cup, maganda na ulit siya. Ayan. Ayan na. Tabo naman yung kanyang pinakampunit. Kaya okay lang yan. So ayan. Babaklasin lang natin itong isang sumasayad. Ayan na. Wala na.
Hindi na talaga ito tutunog ng maayos. Sayad na yung kanyang Bose coil. So ayan, kakalasin ko lang muna. Ay, sunog na palang kanyang Bose coil. Kaya sumasayad. So ayan o, maitim na. At saka natanggal na. Kumalas na. So ayan, magre-rewind muna tayo ng panibagong Bose coil. Sunog pala siya. Kaya pala. Sunog. Nakalas niya yung kanyang magnetic wire. Ayan o. Sasayad nga talaga to. Kasi kumalas na. Sira pala ang kanyang Bose coil. So magpo-provide muna tayo ng panibagong Bose coil. So yan, tanggal na. Kumalas na yung kanyang magnetic wire. So hindi tayo nagkakamali, is number ano to, 35 EWG number 35. Pero susukatin pa rin natin sa gauge para makuha natin yung tamang size. Sunog pala siya. Ayun na, matalas na, maitim na. So, bali, ito na ang gagamitin natin sa kanyang Bose coil. So, papalitan na natin ito kasi may kalawang-kalawang na dito. Yung pumuputi-puti na yung ilalim. So, ito ang gagamitin natin yung sa mga can. So, pwede naman yung ganito. So, susukatin muna natin yung magnetic wire. Try natin sa number 35. So ayun, lusot siya. Number 35. Mag sa 36 naman. Medyo sabit. Sikip. Number 35. So meron naman tayo number 35. Okay, so rewind muna natin itong Bose coil. Thank you.
Okay na. So yun, okay na mga kasular. Yung na-repair natin na speaker. So yan, pwede na ulit itong gamitin. So yan. Dito na lang yung ating video. Maraming salamat at hanggang sa muli.